Magandang umaga po ulit sa ating mga participants. Hello po sa inyo. Welcome po sa ating training webinar on Bamboo Frame Face Shield Technology na hatid ng aming ahensya. Ako nga po pala si Forrester Jerry Lespayuan, ang inyong host at facilitator sa training na ito. At gusto ko rin po ipakilala sa inyo ang mga tao na nasa likod po ng ating training webinar na to. Na busy po, hindi niyo po sila nakikita pero sa likod po ng camera sila po ay talagang abala sa pag-aayos po upang mapaganda ang ating servisyo po ng ating training webinar. So ipinapakilala ko po sa inyo ang aming Training and Manpower Development Services Section po na pinapangunahan po ni Dr. Maria Celito Silada. Siya po ang aming section chief ng aming boss sa training. At kasama rin po namin dito si Forrester Zinaida Reyes at si sumunod naman po si Forrester Santander, Moreno Santander, and si Miss Margie Dison po, and si Forrester Jennifer Arce Buche, at si Forrester Christian Amante. And yours truly po, ang inyong lingkod, Forrester Jeriel Espayuan. Ayun po. So sa gitna po ng pandemya ng COVID-19, ang Forest Products Research and Development Institute po under ng Department of Science and Technology ay naging proactive po sa pagpaklas ng teknolohiya na makakatulong sa ating pamalakaan at mamayan para ilaban ang virus na ito. Isa na nga po dito ang Bamboo Frame Face Shield Technology. Nakakatawa lang pong isipin na nagawa namin ang teknolohiyang ito sa panahon na wala kaming mabiling materyales dahil sa lockdown. Ito ay kaakibat sa pagsunod po natin sa ECQ guidelines. Kaya naman po, ang mga kasamahan namin dito sa FPRDI ay kusang nagbahagi ng school supplies ng kanilang mga anak, mga natirang insulator sa paggawa at pag-ayos ng bubong, PVC pipes at ibang materyales na ginagamit natin sa paggawa ng Bamboo Frame Face Shield. Para po ituro sa atin ang Bamboo Frame Face Shield Technology, kinalulugod ko pong ipakilala sa inyo ang ating resource person. Siya po ang aming team leader sa paggawa ng Bamboo Frame Face Shield Technology. Dahil sa face shield na ito, marahil po ay napanood niyo na po siya sa ating TV at FB or napakinggan niyo na rin po siya sa mga pangunahin nating radio stations dito po sa ating bansa. Siya po ay nagtapos ng BS Forest Products Engineering at Masteral of Science sa in Environmental Science sa UP Los Baños. Sa kasalukuyan po, siya po ay Senior Science Research Specialist dito po sa DOST FPRDI. Siya po si Engineer Cesar O. Austria. Kasama rin niya po dito si Engineer Jovito A. Elec na kasalukuyang pong siya rin po ay nagtapos po ng Forest Products Research Engineering po sa UP Los Baños. Sa kasalukuyan po siya po ay Science Research Specialist 2. Head din po siya ng Sawmilling and Machining Unit under the Solid Products Development Section po dito po sa FPRDI. Para po matutunan natin ang proseso sa paggawa ng Bamboo Frame Face Shield Technology, ating pong panoorin ang video na ito. Audio.
thank you po sa lahat. Ngayon po ay napanood na po natin ang ating AVP video po sa Bamboo Frame Facial Technology. Alam ko po na marami na po kayo naiisip na mga katanungan po sa ngayon. At makikilista na lang po or makikitype na lang po ng inyong katanungan sa ating chat box para po maging maayos ang ating talakayan mamaya. So, bago po tayo mag-proceed sa ating open forum discussion, panoorin po natin ang video na to para po reminders lang po sa atin para makaiwas po tayo sa COVID-19. Magandang umaga po ulit sa ating lahat. Ngayon naman po, kung mapapansin niyo po sa ating mga chat box, may mga nakalagay po dyan na link. Ayan po ay ang ating evaluation link po na gagamitin, na kailangan po natin sagutan pagkatapos po ng ating training webinar. Nakasalalay po dyan din ang issuance po ng ating certificate. So dapat po, ulitin ko lang po, dapat po tayo po ay nakapaglagay na ng complete name at email addresses po natin sa ating chat box at ang pagsagot po ng ating evaluation form po na nakalagay po ngayon sa ating chat box. So makikiklik na lang po yan, automatic po lalabas po sa window nyo. So fill up lang po. At reminder lang po sa last part po ng eval natin, meron po doon nakalagay na overall rating. Ang pwede po natin isagot doon ay numerical po. 5 po ang pinakamataas at 1 po ang pinakababa. So sagutan, huwag po sana ulit natin kalimutan sagutan nito para po sa issuance po ng ating certificates. Ngayon po, may mga puproceed na po tayo sa open forum discussion. So, kung may mga katanungan po kayo, makikilagay na lang po dito sa ating chat box. Tatanong ko lang po kung andyan na po kaya si Sir Cesar Austria. Hello, sir. Sir Jovi. Sila po ang ating expert for today po. Nasasagot po sa ating mga katanungan. Sir Cesar, andyan na tayo. Hi, hello. Good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. So ito po, ngayon po ay open forum na po tayo. Ano po? So makikiulit lang po yung mga katanungan niyo po ay makikilagay na lang po sa ating chat box para po may direct na pong masagutan po ng ating resource person, si Engineer Cesar Juarez po. Si Cesar Austria po. Okay? May unang katanungan na po dito, Sir. Cesar, sabi mo dito, gaano po katagal gumawa ng bamboo frame face shield? Okay. So, sa paggawa ng bamboo frame face shield, usually it will just take siguro mga one day or less than a day para makabuo ka ng isang bamboo frame face shield. Importante dyan is completely ma-process mo yung kawayan mula from harvesting down to the assembly of the bamboo frame face shield. Isang critical lang dyan is yung binanggit ko, nung binanggit sa video kanina, is yung pag-steam bending at saka yung pagpapatuyo ng kawayan. So, dependent ang kawayan natin sa panahon kung siya ay matutuyo o hindi. Pero, nare-resolve naman natin to sa paggamit ng mga mechanical dryers. So, yun lang. Okay. Maraming salamat po, Sir Cesar. May katanungan po ulit dito. Nasabi po dito, saan po maaaring makabili ng bamboo frame face shield? Sa ngayon, may isa kaming technology adapter. Ito po ang Municipality of Cabuyao sa pamumuno po ni Mayor Ecolea.
At sila po ay nagbebenta na po ng bamboo frame face shield na nagkakahalaga po sa 100 piso sa isang piraso sa mga taga Laguna at 150 pesos para outside of Laguna. So sila na po yung aming cooperator sa paggagawa ng bamboo frame face shield. Maraming salamat po. Pangatlong tanong po. So sa mga participants po, chat lang po kayo ng mga gusto niyo pong itanong dito po sa chat box para po para po masagot po namin inyong katanungan. At sa mga nagtatanong po, kung may replay ba ito or pwede ba nilang panoorin ulit ang ating video kanina para po sa yung iba po kasi mahina ang kanilang internet connection. Pwedeng-pwede po kasi po ito po ipopost po namin sa aming DOST FPRDI Facebook page. So antabay lang po doon sa aming DOST FPRDI Facebook page po para po sa replay ng ating training webinar. Ngayon naman po Sir Cesar, may tanong po dito. Maari po ba humingi ng assistance sa FPRDI sa paggawa ng BFFS? Yes sir, yes ma'am, yes sir. Wala akong problema. Mangyari po ay kayo sumulat lang po sa aming ahensya sa pamamagitan po ng aming director na si Dr. Romulo T. Agangan at makipag-coordinate na lang po para ma-schedule natin kung kailan natin ibibigay yung training. Bukod dito sa ginagawa namin virtual training, we also conduct actual training dito sa aming ahensya. At kung may mga further katanungan pa po kayo, pwede naman po kayo sumulat sa aming ahensya anytime. Thank you po, Sir Cesar. Galing naman po itong tanong na to from Mr. Moreno Santander po. Tatanong niyo po, ano po bang criteria niyo sa pagpili, yung pagpili po ng kawayan? Ano, ilang taon daw po ba siya bago kailangan i-harvest? May ganun po ba? Or ano po yung mga species ng kawayan na pwede po nating magamit sa paggawa ng bamboo frame face shield po? Okay, magandang umaga. Ako si Joby Elek. Ako yung mag-answer ng question ni Sir Santander. May mga kinukonsider tayo sa pagpili ng kawayan. Magsimula tayo doon sa harvesting pa lang and doon sa kung anong klase o yung uri ng kawayan. Sa ngayon, kailangan natin kasi malapad na sila. So, ang kawayan na gagamitin natin is yung malalakit ng mga diameter. So, kinukonsider natin dito yung kawayan pinig, giant bamboo, bolo, pwede rin yung malalaking buho. And then, dapat mature yung ating kukunin na kawayan. Meaning, yung plantation, yung pagkukunan natin is more than 3 years old, or minimum 3 years old. And then, pag kumuha tayo doon sa 3-year-old na plantation, dapat mature na siya. So, alam naman natin siguro yung matured na kawayan na. So, pag sinabi natin matured na kawayan na, hindi na ito brown. Dapat ito ay dark brown na or papunta na doon sa nagyiyelo na. So, yan yung kinukuha natin para safe din at matibay yung makukuha nating kawayan. Hindi siya magkukulaps kung matutuyo na siya. Okay? Sana na okay yung sagot natin para sa kanya. Okay sa kanya. Thank you. Okay, thank you po sa nagtanong po. Ngayon po, from the numerals po, ito po yung nakalagay dito sa ating chat box. So sabi po dito, ang tanong po, ano po ang estimate cost of expenses if mag-venture ng ganitong product? Okay, so napansin nyo naman na ang production namin ng bamboo frame face shield ay pwedeng gamitin ay mga ordinaryong mga handheld tools na makikita natin sa bahay. Or we can also use woodworking machines. Now, ang cost of production ngayon, base doon sa aming estimate, in terms of material cost, lumalaro lang po ang material cost nito mula 12 pesos hanggang 15 pesos sa material cost. Pero kung isasama natin ang labor and all other expenses like electricity, aabot po siya mula 40 hanggang 50 pesos. So ganun lang po yung masasabi natin pagdating sa production cost. Kaya ito po ay nabebenta na nila sa labas na parang mahigit 100 piso or 150 pesos. Thank you po Sir Cesar sa
sasagot niyo po. Ngayon naman po, may question po tayo dito galing po kay Miss Maria Asuncion Riola po. Ang sabi niya po dito, ang kanyang katanungan ay, please give the details measurement of the kawayan. So, mapansin niyo naman siguro doon sa video na aming pre-present, in details na po lahat yung aming pinakita doon. So, kung may mga katanungan pa po kayo, mangyari pa yung sumulat na lang po kayo sa aming ahensya para mas maibigay namin at matugunan namin ng husto yung inyong katanungan. Pero pagdating doon sa video, makikita niyo po pati yung mga exact measurement kung paano namin siya ginawa. Thank you po, Sir Cesar. Next question po, galing po kay Miss Princess Ansales. Ang tanong niya po, kung halimbawa po ay nasira ang plastic, reusable po ba ang frame? Madali lang po ba itong palitan? Magandang katanungan po. Ayan po ay isa sa mga pinagtuunan namin ng pansin nung ito'y ginagawa namin o yung ginagawa namin prototype. So kung nasira ang plastic, ang amin pong ginamit na pandikit ay yung ordinary plastic cable ties. So ito po yung nabibili sa mga hardware, sa mga variety store. At ito yung mabibili po ng mula 20 pesos hanggang 30 pesos ang isang daang piraso. So tatlo lang po ang ating gagamitin sa pagkakabit ng plastic. So ipapasok lang natin siya sa butas at ating hihigpitan. At kung nasira na po ang ating plastic, kung ito ay napunit o ito ay nagusot, ay pwede natin putulin yung cable ties paggamit ng gunting or kutsilyo at madali naman natin siya mapapalitan. Yun lang po. Thank you po, Sir Cesar. Sa napakaliwanag na explanation po. May katanungan po ulit dito. Galing naman po ito kay Mr. Leomar. Ang tanong niya po, may treatment po ba na ginagawa bago ginagamit ang kawayan? Ako ulit yung sasagot ba? Kung may treatment daw po ba na ginagawa bago ginagamit ang kawayan? Okay. Kung yung sasagot para dyan, sorry, nawawala yung camera. Medyo nagloloko na. Pero sa amin kasi, wala munang prior doon sa steam bending. Wala muna kaming treatment na ginagawa para dito. Kasi kailangan muna namin ng may moisture. After siguro magawa namin yung bending, doon lang kami nagkakaroon ng drying. Yun yung pinaka-treatment namin para doon. Pero walang chemical na ginagamit. Lahat ay natural lang naman yung ginagamit. Air drying hanggang kiln drying. Yun lang yung process namin. Okay. Thank you po, Sir Joby. May double tap po kayo, Sir Cesar, sa nasabi ko ni, ano? Okay na po. Okay na po. Okay. Next na tanong naman po kay Miss Fashion, kay sa fashion purveyor po. Sabi po dito, can we invite you for the actual training at our SSF in Marikina? Ayun po ang tanong niya po. Sino po ba? Ako ba o si Joby? Kayo po anyway, na naman, syempre. Kayo po ang okay. Sa paggawa anyway, natin. Depende siguro ngayon, no? Kasi may mga sinusunod tayong mga health protocols at mga protocols namin kung paano namin kukonduct ng training. Pero as much as possible po, we really wanted to have this training dito muna sa aming ahensya para in details po namin may tuturo sa inyo step by step kung paano ginagawa yun. Mangyari po, makipag-coordinate lang po kayo dito sa amin agency para doon sa mga actual training. Katulad na nabanggit ko, ito po ay level 2 ng training sa bamboo frame face shield. At sa level 3 po na darating, pwede na po kayo mag-request na dito actual ang pag-train ng paggawa ng bamboo frame face shield. Thank you po, Sir Cesar. Ngayon naman po, may katanungan po ulit, galing po ulit kay Miss Maria Asuncion Riola po. Ang kanyang katanungan po, yung maraming spots sa kawayan is an indicator that the kawayan is matured. Tanong niya po, kung yung mga spots po ba sa ating kawayan ay indicator na mature po ba siya?
Yes po, masasabi natin na mature na yan kasi ang cost naman ng spots na yon ay dahil sa tagal na nandoon, probably nagkakaroon ng mga kiskisa na yung mga katabi niyang kawayan. Ito yung nagiging result, nagkakaroon siya ng mga spots at saka mga scratches. So ibig sabihin na, isa pang siguro tingnan na lang natin, pag pinil off natin yung konti doon sa skin niya, makikita natin na siya ay yellowish na, hindi na siya yung whitish yung color. Meaning yon mature na yung kawayan natin. Pero yung mga spots na nakikita natin, mga scratches, it's an indicator na yun ay mature na yung kawayan natin dahil matagal na siyang naandun. So, yun yung mga palatandaan. Okay, thank you. Thank you po. Para po sa mga nagtatanong, kasi kanina po may mga nagtatanong kung pwede daw po ba kami magpa-train ng actual na nakikita nyo talaga na hindi lang dito sa video. Mamaya po, bago po tayo mag-closing, ipapaliwanag po ng aming head, aming chief po sa Training and Manpower Development Section kung paano po tayo makaka-avail ng level 3 training. So, antabayan na lang po natin to yung ating mga inquiries regarding sa actual na training po. Ngayon po, para po sa susunod nating katanungan, galing po kay Miss Kitin Mendoza, ang kanyang katanungan po ay, good day po. Ano po ang kapal ng frame? Kapal daw po ng frame. So, ang kapal ng frame namin na ginagamit ay 3 millimeter. Pwede pa natin babaan kasi as much as possible, pwedeng hindi na siya nilipis ng 2 mm. Otherwise, baka madali na mabali yung ating pinaka-frame. At ang pinaka-width niya is lumalaro po kami mula 20 mm to 25 mm or almost 1 inch ang width. At ang final dimension siguro, para malaman nyo na rin kung ano yung pinaka-length niya, ang length niya is something like 18 inches ang haba. So yung dalawang frame is 18 inches ang haba. So katulad ng aking sinusuot, ito po ay 3 millimeter ang thickness, 1 inch ang width, at 18 inches ang length. Salamat po. Thank you po. Konting ano lang po, karagdagang information or announcement po sa ating lahat. Ngayon po ay may online article daw po ng, may online article po tayo mula sa Philippine Inquirer regarding po ng Bamboo Frame Face Shield Technology. Pwede niyo po yung i-check para magkaroon po kayo ng additional information patungkol po sa Bamboo Frame Face Shield. So sa Philippine Inquirer po, i-search niyo na lang po sa online sa ating mga web browser. Ngayon naman po, ang next, susunod po nating katanungan ay galing po kay Farmshare Prime. Ang kanyang tanong po, kamusta po ang market ng bamboo frame face shield? Dahil medyo mataas siya compared sa usual plastic frame shield. Pwede bang LGU na lang ang bumili nito? Okay. Pagdating ko sa market, masasabi ko may captured market po itong tinatawag natin bamboo frame face shield. Kasi although may kamahalan po siya, ang kagandahan po ng aming ating produkto, ito yung masasabi natin proudly Philippine Pinoy made or Philippine made. Ito po yung ginawa ng ating mga kababayan. At ang mga ginamit po dito ay hango sa mga renewable materials katulad po ng kawayan. At gumagamit din kami ng mga recyclable materials katulad ng nabanggit namin kanina. Ang mga ginagamit namin ay hango sa mga scrap materials na nakita namin sa bahay. At yung nabanggit kanina na tungkol kung pwede ito ay i-adapt ng mga LGUs, tama po kayo, ang isa sa pinaka unang nag-adapt ng aming technology ay itong LGU ng Kabuyaw, kung saan ay nabibiyayaan nila ang kanilang mga constituents sa pamamagitan ng pagbibigay ng hanap buhay at naibebenta rin nila yung kanilang produkto. Sa panahon ngayon po ay masasabi ko na napakalaki ng demand, hindi lang po sa Kabuyaw, pati dito sa amin. At marami na po nagre-request ng training, nagre-request sa amin ng mga
ng donations or pagbibigay ng mga bamboo frame face shields na ito. Salamat po. Thank you po. Muli po pa, thank you po sa Sir Cesar. Paalala lang po ulit, huwag po natin kakalimutan magsagot po ng ating training evaluation po ng link kasi isa po yan sa requirements para po kayo po ay mabigyan ng certificates po natin. Ayan, nakapost naman po sa chat box natin. So, sa susunod po na katanungan naman po, galing naman po kay Ma'am Jessica Abad. Ang katanungan niya po, sir, do you consider engineered bamboo, one of the OTAP kasi ng isang city sa province namin is engineered bamboo? Okay. Magandang umaga ulit. Yung engineered bamboo is mas complicated doon sa ating bamboo frame face shield. So hindi ito gumagamit ng mga glue para makabuo ka ng mas ibang produkto. Ito ay mas simple. So kung gagamit tayo o gagawa tayo ng engineered bamboo, mas madaming proseso at mas mahal sigurado yung magiging output natin. So, yun ang aking masasabi para dyan. Masimple na ito. Wala kayong masyadong ibang gagamitin. Simpleng hand tools at saka gamit, makakabuo na tayo. Yung engineered bamboo, mas complicated, mas madami tayong kailangan. Okay? Thank you. Thank you po. Susunod po naman na katanungan po. Galing po kay Sir Eric Aranas. Ang katanungan niya po, hi po, ask ko lang po, same ba po yung steamer at saka kiln dryer? May facility po kasi dito na kiln dryer. Kung okay ba yun para sa steaming process? Okay. Magkaiba po yung steamer at saka yung ating kiln dryer. Doon po sa steamer, ang nagiging output natin dyan, pinapakulo natin yung tubig para magkaroon ng moisture na mainit para makapag-vent tayo. Yung dryer naman po ay tinutuyo natin yung tinatanggal natin yung tubig o yung moisture doon sa ating material. So magkaiba po sila. Marami pong paraan kung paano ma-vent yung isang material, lalo na itong organic katulad nitong ating pwedeng kahoy or pwedeng kawayan. It's isa lang po itong process ng steam para makapag-bend po tayo ng ating materials. Pero magkaiba po, ulit ko, magkaiba po yung dryer at saka yung steamer. Yung isa nagbibigay ng moisture, yung isa nagtatanggal ng moisture. Okay po, yun po yung pinakakaibahan. Pagkatapos po ng steaming, kailangan nating i-dry yung ating kawayan o yung material para mawala yung moisture. Na yan po kasi yung nagkakaroon ng problema tayo pag mataas yung moisture, inaatake tayo ng iba-ibang katulad ng amag o ng punjay. Kasi conducive yan para tirahan kasi may moisture. Yan po. Yung drying is a part na rin ng preservation o preservative treatment doon sa ating material. Dito sa parang ito, nawawala yung moisture na pwedeng tirahan ng mga ibang organism o yung mga fungus. Okay po. Thank you. Thank you po, Engineer Jovi. Tanong po ulit po from Miss Mary Luz Orozco. Ang tanong niya po, good morning po. May branch po ba ng DOST FPRDI sa Caraga Region? Gusto ko po sana sumali sa actual training kung meron man together with my co-scholar. Thank you po. Nationwide. So ang ginagawa namin training ngayon, we are catering to all people dito sa Pilipinas. So this is a nationwide training. Ngayon, dahil nga sa limitasyon ng pagta-travel by inter-island travel, so we're only doing the training through virtual means. So sa Caraga region, meron kami yung DOST regional office or DOST provincial office. So mangyari man, pwede kayong sumulat doon at most likely, ganun pa rin ang mangyayari. Ang ipapadala namin are the videos or the actual videos na pwede namin ipakita yung actual na proseso ng paggawa ng bamboo frame face shield. Sa ngayon po kasi talagang limited talaga yung ating pag-travel sa ibang lugar at pwede lang kami dito mag-conduct ng training. Salamat po. Thank you po. Paalala lang po ulit, dun po sa pagsagot po ng evaluation form, meron lamang po tayong 3
tatlong araw para po makapag-fill out po ng ating evaluation form. Pagkatapos po nun, hindi, sorry po, pero di na po kami makakapag-accept ng mga bagong fill-ups po. So hanggang 3 days po na palugid sa pag-fill up po ng ating training evaluation bago po ito magsara. So last 3 questions po tayo. Galing po kay Sir Eric Aranas po, follow-up question po. Ang tanong niya po, sir, additional na tanong lang po, yung pag-bend ng kawayan, ano po yung machine or equipment para sa pag-bend? At may technique ba yan para hindi mabali? Hindi ko lang po paabutan sa video. Hindi niya daw po naabutan sa video. So, ang ginagamit namin technology sa pag-bend ay steam bending. So wala namang komplikadong machines na ginagamit dito. Usually manual bending ang ginagamit namin dito. So kamay lang at saka malalakas naman tayo. Ayun yung materials naman natin o yung raw mat natin ay hindi ganoon kakapal. So kayang-kaya natin siyang i-bend. So ang tama, merong technology dito na ginagamit tayo. So may tama dapat temperature, tamang oras, tamang pressure para ma-bend natin siya. Normally, nababali naman natin yung kawayan. Pero yung kinakailangan nating diameter or yung tinatawag na radius na mas maliit, kung hindi natin gagamitin ng steam o ng steam bending, siguradong mababali yung kawayan natin. Mas malaking diameter yung pwede nating magawa kung walang steaming. Pero pag may steaming tayo na gagawin, mas maliliit na curve kaya natin gawin o may i-shape natin. Yun yung advantage ng gumagamit tayo ng steam para doon sa bending. Okay. Thank you po, Engineer Jovi. Ulitin ko lang po ulit itong video po na pinresent po namin kanina. Kung mapapansin niyo po, nandun po lahat yung details ng paggawa po ng bamboo frame face shield technology. Andun po ang mga sukat na kailangan para po sa paggawa nito. Huwag po kayong mag-alala at i-upload po namin to sa aming YouTube channel at DOST FPRDI Facebook page. Second to the last question po, galing po kay Ma'am Maria Asuncion Viola. Sabi po, pwede po bang mag-request nung guide ruler na tulad ng ginagamit nyo sa presentation? I don't know exactly yung tawag doon. Doon daw po sa ruler. Okay. Siguro, kung ruler na ruler ng pinag-uusapan natin, nakakabili naman po lang tayo ng mga metal rulers sa ating mga bookstore, basta bookstore or national bookstore. Pero yung sinasabing guide, kung ano yung tamang sukat ng pagbubutas, ay makikita nyo naman po yun sa video. So, mangyari po na nyo na lang po ng litrato, i-screenshot nyo na lang po. Kasi napaka-basic lang naman po nung guide na yon para just to give you an information kung gaano kalayo yung butas ng bawat isa. But still, kung talagang gusto nyo pa rin po mag-request, pwede naman po kayo sumulat sa amin and we can probably send you the drawing kung saan pwede siya butasin. No? Ng kawayan. Thank you po sa kasagutan po. Next naman po, from DOST DigiHub. So ang katanungan po nila, Sir, good AM po. Halimbawa, kung gusto po naming gumawa ng bamboo frame face shield, kailangan pa po bang mag-request ng permission po sa inyo to produce po? Thank you. Yes. Alam naman po natin what we are doing is this for the benefit of our countrymen. So, sa amin lang po ay mag-i-inform na lang ang ahensya namin regarding sa paggawa ng bamboo frame face shield. So, ito naman po ay binibigay namin ng libre. In a way lang po, siguro parang konting protection lang po ay ma-duly acknowledge lang po yung ahensya ng DOS. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po. So, para po sa mga iba po pong mga nagtatanong, sa mga hindi po namin accommodate na questions, pwede pa po namin yung masagot. Sumulat lang po kayo sa aming email po dito po sa
DOST FPRDI. Mamaya po i-present po namin yun sa screen mamaya yung mga yung email address ko, saan po kayo pwedeng mag-email po sa amin ng inyong katanungan. So bago po tayo mag-end ng ating training webinar, ipapakita lang po namin yung mga list of materials po para kung sakaling gusto niyo po tong i-adapt. Ipa-flash po namin ngayon sa screen. So pahintay po natin yung list of materials sa paggawa po ng bamboo frame face shield. So i-take note niyo na po ito. Ito po yung mga kailangan. Mga basic materials lang naman po ang ating mga kailangan. Ito po. Ayan po, nakalagay naman po dyan materials for harvesting bamboo poles. Nakalagay po dyan ay bolo, chainsaw, at saka ropes. Ayan po, nakalagay po dyan. Bolo, itak, chainsaw, and ropes. Next naman po, nakalagay naman po dyan list of materials for processing bamboo poles. Nakalagay po dyan, simple lang po, ball pen, pencil. Nakalagay po dyan ruler, ruler, meter tape, or meter stick. Handsaw, radial arm saw, bolo, bamboo splitter, bending jigs, sandpapers, sanding machine, sanding sealer, clear top coat. Ayan po ang mga materials sa paggawa. At ano naman po yung mga equipment na ating mga kailangan po sa paggawa ng bamboo frame face shield? Nakalagay po dito steaming chamber, portable steamer, at FPRDI bamboo dryer. Sa list of materials naman po for BFFS assembly, ayan po, kailangan po natin ng bamboo mainframe, bamboo shield frame, blind rivets, flat washer, friction washer, plastic nylon cord, backhead padding, PVC binding cover, cable ties, double adhesive tape, at forehead cushion. Ayan po. List of tools naman po for BFFS assembly, yung mga tools po na ginagamit natin. Kailangan po natin ng riveter, hammer, double hole puncher, pruning shear, at scissor or paper cutter. Ayan po. So bago po tayo magtapos sa ating training, baka po may mga final words or messages po ang ating mga experts. Simulan po natin kay Sir Cesar. Sumunod po kay Forester kay Engineer Jovi naman po. Baka po may mga last message po kayo para po sa ating mga participants. So ayan po, ako po ay nagtanggal na ng face mask ngayon. So pero sinusot ko po tong ginawang bamboo frame face shield. So muli po, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik at pakikinig dito sa aming virtual training itong level 2 ng bamboo frame face shield. Naway, marami kayong natutunan sa aming mga ipinakita at sa aming i-discuss. At patuloy po kaming tutugon sa pangangailangan po pagdating dito sa paggagawa ng mga personal protective equipment. At kami po ay nag-develop po ng mga bagong prototypes. Hopefully, we could reduce the cost of this bamboo frame face shield. Instead of using two frames, baka makagawa kami ng mga single frame face shield. Kaya ano, in the near future, ito po yung magiging part na rin ng mga aming trainings sa dati. Maraming salamat po at magandang araw po sa muli sa ating lahat. Engineer Jovi, Elec, baka po may gusto po kayong huling mensahe po sa ating mga participants. Okay, at nandito na ako sa kabilang kanan ng hiram na ako para makita naman ako ng ating mga kasama. So, ang sa amin lamang dito sa FPRDI, kami po ay nagpapasalamat sa pag-invite niyo at sa pagdalo niyo dito sa aming webinar, and pagpatuloy lang po natin sa ang pagiging malikhain para makagawa pa tayo ng iba-ibang produkto, at lagi po tayong mag-ingat lalo na sa panahon ngayon. Maraming salamat po. Thank you po, Engineer Jovi. Para po sa closing remarks at closing message po ng ating training webinar po on bamboo frame face shield technology, tinatawagan ko po ang aming head, ang aming section chief po sa Training and Manpower Development Services Section, si Dr. Maria Celito Siladan po.
Yan, haba pong inaantay po natin ang si Dr. Siladan po, muling paalala po ang ating mga forms po, ang ating evaluation form po magkikisagutan po para po sa issuance ng ating certificate training. Ito na po si Ma'am, si Dr. Jill po. Thank you po. Okay, good morning po sa inyong lahat. Marami pong salamat sa inyong pagdalo sa isang oras na naman na pinagsamahan natin. Ito po ay ano, level 2 na. Ano, ibig sabihin po, nakapag-undergo na kayo ng level 1, which is basically yun pong lecture natin at yung mga information na kailangan ninyong malaman, technical na information. Ang level 2 po, kagaya ng nakita nyo, ang ipinakita po namin sa inyo ay ang proseso ng pagbuo. Ngayon naman po, doon sa mga nagtatanong kung paano ba sila pupunta sa level 3, meron po kaming ilang kondisyon na kailangang sundin. Una po, dapat ang community quarantine levels ng Laguna, kung nasaan ang aming opisina, ay nandun na sa mababa na quarantine status. Ganun din po, para naman po sa parehas nating protection, yun pong pupunta sa amin ay dapat nandun, nagmumula na rin po kayo sa mababang quarantine status. Kasi nagme-maintain po kami ng minimum health standard, kaya level 1, level 2, we freely give you. Level 3, still free, pero kailangan po kayo ang pupunta sa aming opisina, ipoprovide ninyo ang lahat ng materyales na gagamitin, at ililimita lang po sa 5 ang pupunta. Not necessarily 5 ang participants, dahil baka mamaya 5 ang participants, may bit-bit na driver, may bit-bit na documentor, may bit-bit na alalayhi po. 5 katao lang. So, kung sino man po ang magiging driver, kung sino man po ang magiging documentor, mas magandang sila po ay bahagi na rin ng magsasanay. Ngayon, maliban po dun sa mga conditions na yon, kailangan din po kayo ay naka-undergo ng level 1 and level 2 officially by showing to us or for us to check kung kayo po ay na-issuehan ng certificate of participation. So requirement po yon, kaya ine-offer namin sa inyo ng libre talaga. Para pagdating dito sa opisina namin, tayo po ay mag-i-skills application na lang. Kung ano yung natutunan nyo sa level 1 and level 2, hindi na natin uulitin yun. Diretso na po tayo dun sa pag-a-apply ng inyong natutunan. Pwede namang magtanong kasi ang mag-guide sa inyo ay kami rin. So bakit po 5 ang pwede lang naming tanggapin? Dahil yung counterpart po natin ay maaaring umabot lang sa maximum din na 5, kasi ang pinapayagan sa ating mga restrictions, sa ating mga directives, ay maximum of 10. With practice of physical distancing, wearing of mask this time, pati face shield. At isa pa po, kung inyong mamomonitor, kami po ay magkoconduct ng training webinars linggo-linggo mula ngayong Agosto, inumpisahan namin, hanggang sa October. Sa November po, meron naman po kaming another activity na pang-national na yung level. So, ma-imagine po ninyo, 2 beses sa isang linggo kaming webinar, and then we will conduct a massive training on bamboo frame face shield. Massive po, ibig sabihin, gagawin namin itong weekly. So, kung kailan pa po isisingit yung magre-request ng level 3, parang medyo malabo na po yun. So siguro the earliest we can provide that level 3 service is by 2021. Pero kung gusto niyo na pong sumulat at talagang interesado kayong matutunan, hindi lamang sa BFFS, pati po sa aming mga ibang trainings na kinoconduct sa ibang topic, maganda pong sumulat na rin kayo kasi we monitor the letters and we deliver the service on a first-come, first-served basis. So kung makikita nyo po ngayon, kami ay mga nasa kanya-kanyang bahay. Hindi po lahat ng background namin ay opisina. So ganito po kami naman, kadedicated na mag-deliver sa inyo.
So yun pong hinihiling namin sa inyo na sana sa pag-attend niyo, kung kayo po ay magpapa-register, nakikiusap po kami, attendan po natin ito kasi meron pong mga nagre-register consistently, hindi umaattend. Sayang naman po yung slot na hindi inaabot ng mga interesado talaga. Kasi when we say first 100, we really cut it off to 100 kasi para nga po hindi problema ang ating internet connection. Pangalawa, total naka-attend naman na po kayo, ano ba naman po yung mag-evaluate na rin tayo para meron tayong certificate of participation. Pagka po pala umabot na tayo sa level 3, ang i-award na po sa atin ay ang certificate of participation. So, I think sa akin pong listahan, ano, inilista ko yung aking sasabihin, palagay ko po ay nasabi ko na lahat. Ito namang aming way of delivering training service ngayon ay hindi naman po ito na iba dun sa dati. Kompleto pa rin po. Meron lecture, may demonstration, and at the same time, meron po tayong skills practice. So, kung meron pa po kayong mga katanungan, kagaya ng paulit-ulit na nabanggit, pwede po kayong mag-email sa amin. Pwede rin pong pwedeng i-email at sumasagot naman kami. So muli maraming salamat po sa inyo sa ngalan ng Training and Manpower Development Services Section. Ako po si Dr. Jill Siladan, Maria Shalito po. Totoo po, ako po yung nagsisend sa inyo ng certificate. Ako po talaga yon, personal po akong gumagawa ng certificate ninyo. Kaya alam ko na po kung sino yung mga suki namin, kung sino rin yung suki namin mag-register, kung sino yung suki mag-evaluate. At kayo pong lahat ay welcome. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po, Dr. Jill Siladan po sa few reminders po sa ating training at sa closing message po. Dito na po nagtatapos ang ating training webinar po on Bamboo Frame Face Shield. Kita-kits po tayo sa mga susunod pa po nating mga trainings. Tingnan nyo na lang po sa ating Facebook page sa DOSCFPRDI yung mga announcement po namin sa mga iba pa po naming training webinars. So muli po, maraming salamat po sa ating lahat. Stay safe po, stay healthy, God bless us all po.